Okay, magandang hapon mga bata. Kumusta kayo? Ang focus ng araling ito ay ang mga motibo ng mga Hapones sa pagsakop sa bansang Pilipinas at ilalarawan din ang paglusob ng mga Hapones sa ating bansa. Sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, malaki ang naging pagbabago nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Una, natutong pangasiwaan ng mga Pilipino sa bansa at naipakilala ang pamahalaang demokrasya. Pangalawa, libreng edukasyon para sa lahat ang isa sa ambag ng mga Amerikano sa bansa. At ang huli, napabilis ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa ating bansa. Okay, so matapos nating gunitain ang mga naging pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ngayon naman ay maghanda kayo para panoorin ang isang video clip. Ano-ano nga ang mga tuntunin sa panunood ng video clip? Isa-isahin nga natin. Okay, so syempre, kailangan ay nakikinig ng mabuti. Iiwasan na makipag-usap sa inyong kaklase habang nanunood ng video clip. Pakinggan at panuoring mabuti ang mga pangyayari upang maintindihan ang sinasabi o ipinahahayag ng video clip. Video clip. Ito ang mga pangyayari na naging pasimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang sorpresang pag-atake ng mga Hapones sa kampo ng base militar ng mga Amerikano sa Pearl Harbor, Hawaii. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng activity o picture analysis. Magpapakita ako ng mga larawan at aalamin ninyo ang damdaming nakapaloob sa mga pangyayaring ipinakikita o ipinahayag ng larawan. Handa na ba kayo? Kung pagmamasdan ang unang larawan, ito ay nagpapakita ng damdaming pagkabalisa. Ang batang umiiyak na kalong ng kanyang ina ay nagpapakita ng takot. Ang pangatlong larawan, nagpapakita ng pagkatuliro. Ang dalawang batang umiiyak ay nag-aalala. At ang huling larawan ay nagpapakita ng damdaming matinding pangamba. Tama ba ang inyong kasagutan? Magaling! Ang mga damdaming ito, gaya ng pagkabalisa, takot, nag-aalala, tuliro, at matinding pangamba, ay mga damdaming naramdaman din ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ang mga damdamin na ating itinugma sa mga larawan ay nagpapakita ng mga damdaming naranasan ng mga Pilipino sa panahon ng labanan sa Bataan, ang makasaysayang death march, at ang pagsuko sa korehidor. Ito ay ilan lamang sa mga aralin na ating tatalakayin sa araw na ito. Mga bata, ang ating aralin sa araw na ito ay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Bago natin talakayin ang ating aralin, tunghayan muna natin at subuking sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Narito ang ilang paglalarawan
patungkol sa mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Isulat sapat lang ang K kung nagpapakita ng katotohanan at titik DK kung hindi ito nagsasaad ng katotohanan. Malinaw ba sa inyong panuto? Maaari na nating simulan! Ano nga ba ang layunin ng mga Hapones sa pananakop sa Pilipinas? Ang makontrol ang ekonomiya ng bansa ay isa lamang sa mga layunin nila tungo sa hangaring imperialismo at may pagpatuloy ang adhikaing pagbuo at pagpapalawak ng samahang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pinaniniwalaan din na dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng ekonomiya, naghangad silang mapalawak ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa. Isa sa mga bansang nasakop nila ay ang Pilipinas. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay isang malaking bahagi upang makamit nila ang malaking hangarin, ang imperialismo. Kaya naman, noong ikapito ng Disyembre 1941, pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii, na kung saan tinawag ang pangyayaring ito na Araw ng Kataksilan. Ito ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay ang video clip na ipinapanood ko sa inyo kanina. Dahil dito, ang hukbong sandatahan ng mga Hapon ay unti-unting nasakop ang Pilipinas hanggang sa idineklara ni MacArthur na bukas na siyudad o open city ang Maynila upang iligtas ito sa digmaan. Noong 10 ng Disyembre 1941, narating ng mga Hapon ang Apari, Cagayan at Vigan, Ilocos Sur. Dumaong naman ang malaking pwersa ng mga Hapon sa Lingayen, Pangasinan. Unti-unting nasakop ng mga Hapon ang buong Pilipinas. Matapos masakop ang Maynila, itinatag ng mga Hapon ang Japanese Military Administration noong 3 ng Enero 1942. Ito ay pinamumunuan ni General Masaharu Homma bilang Direktor General. Samantala, inatasa ni Pangulong Franklin Roosevelt si MacArthur na tumungo sa Australia. Ngunit bago siya lumisan, ay ipinahayag niyang ako'y magbabalik o I shall return. Alam niyo ba mga bata, labagman sa kanyang kalooban, nilisan ni General MacArthur ang korehidor papuntang Australia noong 11 ng Marso 1942. Humalili sa kanya bilang pinuno si General Jonathan Wainwright. Pagdating sa Australia, ipinahayag niya ang makasaysayang pangakong, I shall return. Masdan ang larawan. Ito ay nagpapakita ng isa sa mga kilalang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay ang labanan sa Bataan. Noong panahong iyon, si General Edward P. King ang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Noong 9 ng Abril 1942, ang kumandar ng Hukbong Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homma ay sumalakay sa Bataan.
Alam niyo ba mga bata, buong tapang at giting na nakipaglaban ang mga USAPE o ang United States Armed Forces in the Far East laban sa mga Hapones. USAPE ang tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. Pagmasdan ang nasa larawan. Ito ay mga eksena sa labanan noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Dahil sa matinding hirap at gutom, isinuko ni General Edward P. King, commander ng USAPE sa Bataan, ang mga pwersa nito kay General Masaharu Homa noong 9 ng Abril, 1942. Masdan natin ang nasa larawan. Nang bumagsak ang Bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones nang walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang iba ay napilitang uminom ng tubig mula sa mga kanal na kanilang nadaraanan. Maraming sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Ang ibang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nakaligtas ay isinakay sa tren hanggang San Fernando. Dinala at ikinulong sila sa Campo Daniel sa Capas, Tarlac. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Death March o Marcha ng Kamatayan. Matapos ang pagsuko ng mga USAPE sa Bataan, nilusob ng pwersang Hapones ang himpila ng USAPE sa Corregidor. Ang pagbomba sa nasabing himpilan ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright at ng iba pang kasapi ng USAPE noong 6 ng Mayo, 1942. Matapos nating talakayin ang ating aralin, subukan nating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ang unang katanungan, bakit sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas? Maaari ninyong isulat ang inyong kasagutan sa inyong papel at pag-usapan natin kung tama o mali ang inyong mga kasagutan. Okay, so dito na tayo sa pangalawang katanungan. Lisa, maaari bang ikaw ang magbasa ng ikalawang katanungan? Opo, ma'am. Ako na po ang babasa. Number 2. Bakit tinawag na araw ng kataksilan ang pagbomba ng mga Hapones sa Pearl Harbor? Okay, magaling Lisa. Next, number 3. Bea, ikaw nga ang magbasa. Okay, ma'am. Number 3. Bakit nagapi ng mga Hapones ang mga sundalong USAFFE na naging resulta ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor? Okay, magaling Bea. Next, ikaw naman, Mika. Okay, ma'am. Sige. Number 4. Ilarawan ang mga pangyayari sa Death March. Ah, ang hirap. Ikaw talaga, Mika. Mahirap ba yan? Okay, sa number 4, ilalarawan ninyo kung ano ang nangyari habang naglalakad o nagmamartsa ang mga sundalo at bakit tinawag itong Death March. Okay na, naintindihan nyo ba? Okay, so ang number 5, aling mga pangyayari ang umantig sa inyong puso? So pipili kayo sa mga pangyayari. Unahin natin yung pagsalakay sa Pearl Harbor. Pangalawa yung labanan sa Bataan, pangatlo itong Death March, at pang-apat itong labanan sa Corregidor. Pipili lamang kayo ng isa sa mga pangyayari yon. At bakit iyon ang inyong napili?
Iyon ba ang totoong umantig sa inyong puso? Ipapaliwanag ninyo ito sa 3 hanggang 5 pangungusap. Maliwanag na ba ang mga panuto? Okay, so ngayon, maaari na kayong magsagot.